Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Pero bago ang lahat, palakpakan mo natin ang ating mga sarili para masaya po. Ito po ay magandang balita, mga ka-George R. Vlogs dyan. China, kinakabahan na sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas para dipinsahan na ang West Philippine Sea. Yan. Alam nyo, mga ka-George R. Vlogs, nagkasundo ang Pilipinas at Japan nitong Biyernes na simulan ang negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement or RAA na ito po ay kagaya ng BFA sa bansang Amerika. Yan. Dumadami na talaga ang mga bansa na tumutulong sa bansang Pilipinas, kaya kabado na po. Kabado na ang bansang China para buliin, para pahirapan pa, para sakupin ang bansang Pilipinas. Ang desisyon ay nabuo sa opisyal na pagbisita ang Japanese Prime Minister Kishida sa Pilipinas, kung saan nagkaroon siya ng meeting sa ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Sabi po ni Prime Minister Kishida na palakasin pa ang trilateral cooperation ng Japan, United States at ang bansang Pilipinas. Hindi lang po ang bansang Amerika, Japan ang tumutulong sa Pilipinas, marami pa po katulad ng Australia, Europe. Kinukumpirma rin namin na higit pang isulong ang kooperasyon upang mapabuti ang mga kakayanan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na sa dagat, kabilang ang pagkakaloob ng mga patrol vessel at kagamitan sa pagtatanggol at technological na kooperasyon, kabilang ang paglipat ng babala at kontrol ng radar. Yan po ay pahayag ni Prime Minister Kishida ng Japan. Magandang balita po yan sa atin, kasi hindi na po magdadalawang isip pa ang ating armed forces, ang ating Coast Guard, para sitain ang mga sumasakop, ang mga nandyan po illegally sa West Philippine Sea. Bukod po sa USA, mayroon ding status of visiting agreement ang Pilipinas sa Australia. Yan po ang sinasabi ko. Talagang marami na po ang mga bansang tumutulong sa bansang Pilipinas dahil po sa ginagawa ng mga Chino, dahil po sa pambubuli nila sa mga Coast Guard natin, sa mga fisher folks dyan sa West Philippine Sea. Ang mga ganitong uri ng partnership ay nagbibigay daan para sa mga Pilipino at dayuhang sundalo na magsanay ng sama-sama. Gayon din ang pagbabahagi ng mga kagamitan at ari-arian ng military. Si President Marcos ay muling pinagtibay ang kanilang pangako sa kalayaan ng pag-navigate at overflight sa East at South China Sea, at idiniin ang pangangailangan para sa pagsunod sa isang rules-based approach sa pagresolba ng mga nakikipagkumpilinsya claim sa maritime areas. Pagaganda po yan, mga kababayan. Sana po tuloy-tuloy na ito para hindi na tayo binubuli ng mga superpower
na bansa kagaya po ng China na matagal nang sinakop ang ating karagatan sa West Philippine Sea. Iniyak naman ni President Marcos na magtatrabaho ang kanyang gobyerno para sa pagbalangkas ng RAA. Yan po mga kababayan. Talagang matindi itong si President Marcos, talagang nagkipagtulungan, nagkipag-ugnayan sa ibang bansa. Para sa ganun ay walang makuhang kahit na square inch diyan sa West Philippine Sea sa pagsasakop ng China. Sana may balik na rin yung island na sinakop ng China diyan. Dahil ang hangarin ng ating presidente ay napakaganda para sa bansang Pilipinas, hindi kagaya po ng mga nagdaan presidente na wala silang ginawa kundi nakipag-alyansa sa bansang China. So ngayon, kinayang kayang-kayanin natin. Gusto pang ipatanggal ang BRP Ceremony yan ng mga Chinese. Pero dahil matatag ang paninindigan ng ating Pangulo, ay hindi niya gagawin ito. Pagaganda po yan, mga kababayan. Sana po tuloy-tuloy na ito para hindi na tayo binubuli ng mga superpower na bansa kagaya po ng China na matagal nang sinakop ang ating karagatan sa West Philippine Sea. Iniyak naman ni President Marcos na magtatrabaho ang kanyang gobyerno para sa pagbalangkas ng RAA. Yan po mga maraming salamat po mga kababayan. Again, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa ganon ay ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat ng marami. Magandang araw po.